Yo, what's up mga kagapang? So yan, magandang umaga. Tayo nagbabalik mga kagapang sa ating gagawin ngayon. So ngayon mga kagapang is meron tayong gagawing tutorial o DIY na since na meron kayong motor na ganito. So bago natin gagawin yan, intro muna tayo. Yan, so yun mga kagapang is meron tayong gagawin video patungkol sa ating Rider 150 FI aka si Alakdan. Yan, ito yan si Alakdan. Yan ang code name ng aking alaga, si Alakdan. So ngayon mga kagapang is meron tayong meron ka patungkol sa oil change. Dahil kahapon lang nakapag-change oil na ako. So na-reach ko na yung 1,000 odometer o kilometer. So yun yung time na i-change oil na siya. So ngayon mga kagapang, dito sa ating panel gauge is mayroong nagpa-pop up dito na oil change. So hindi ito mawala-wala hanggat hindi natin i-reset at ipipreset natin. So yun mga kagapang, yun ang ipapakita kong DIY o tutorial sa inyo. Review lang to particular kung meron kayong alaga na ganito, kung paano tanggalin yung oil change dun sa panel gauge. So tara, let's go, pakita ko sa inyo. So yun mga kagapang, buksan natin tong sosyan. So yan, bukas na. So ilawan natin. So yun mga kagapang, kung mapapansin nyo, ayan, nakikita nyo yan, oil change. So, di ba? So nakalagay yung oil change. O hindi mawala-wala yan mga kagapang kung hindi natin yan i-reset. At pagkatapos natin i-reset yan, i-pre-preset naman natin para mag-reset tayo dun sa sa schedule naman kung kailan tayo mag-change oil yan. Kailan siya ulit magpa-pop up dyan. Pag once na maris naman niya yung change oil niya o yung second kilometer niya na ma-reach niya yung 1,000 doon tayo sa 4,000 na ang kasunod nito. So yan, gagawin natin ito mga kagapang, pakita ko sa inyo yan. So ilang sandali lang, kuwalan tayo ng hawak dito sa ating cellphone. Yan, sige, patay muna natin. So yan mga kagapang, once na pala pag na-reset na natin ito mga kagapang, so ganito ang gagawin natin. Pag once na i-off natin yung ating susian, ilong press lang natin to 2 to 3 seconds. Yan, 2 to 3 seconds yan at natin ilulong press. And then, makikita nyo dyan mga kagapang is itong oil change is magbibling to ng 3 times o 2 to 3 times. Yan, 3 times yan madalas. Pag nagbiblink na yan, so, yun, wala na yun. So, hindi na yun babalik. Babalik lang yun kung ipipreset na natin, kung mag-schedule man tayo ng dito. So sa pagpipreset na naman mga kagapang, nakabukas naman tong ating panel gauge. So dito naman tayo mag-long press naman tayo dito ng 2 to 3 seconds sa adjust. Ito yung select, ito yung adjust. So 2 to 3 seconds naman tayo dito. So ito, mawawala to. Ang papalit dito yung kilometer kung kailan ka ulit magpapa schedule ng change oil, kung magkano na ba ang imo ang edagdag mo, kung 3,000, 1,500 or 4,000. So yun ang yung mga kagapang yung gagawin natin. So tara, umpisa na natin to. So yun mga kagapang, umpisa na natin to. So ito yung gagawin natin. So long press lang natin to bago natin i-on yung susian. So long press natin tong select and then buksan natin yung susian. So tara. So ayan mga kagapang, bukas na. So 1, 2, 3. So kita nyo mga kagapang na wala yung oil change. So ayan. So ganun lang kasimple mga kagapang na nawala yung oil change na nakalagay dito. So ngayon naman,
Dahil wala na yung mga agapang, tingnan natin, i-off na natin to. So, yun. So, ganun lang kasimple mga agapang, no? Yan, kung nakikita nyo, wala na dyan. Wala na yung oil change dyan. So, ganun lang kasimple na ginawa natin para mawala yung oil change dyan na nagpa-pop up. So, pag-press natin dito, and then binuksan natin yung susi, nagbibling siya ng tatlong beses. So, pag tatlong beses yon, pinatay natin. Yan. So, wala na siya. O, di ba? So, yun ito yung ano natin mga agapang na pa-change oil tayo kahapon is 1-2. So, ngayon 1-3 na naman siya. Oh. Di ba? 1-3-76. So, ngayon mga agapang, magsisit naman tayo ng kung kailan tayo mag-sisikan change oil. So, tingnan muna natin yung ating coupon kung change oil natin kung ilang kilometer bago tayo magpapa-change oil ulit. So, yun mga kapang, meron tayo ditong coupon. So, sa 1-year warranty natin service ng ating kumpanya kung saan natin kinukuha to si Rider 150 Fi. So, susunod na sikan na service nila mga kapang is yan, 4,000 kilometer or 4 months. Or hindi mo man ma-reach yung 4 months mga kagapang, tapos na-reach mo na yung nauna mo na itong 4,000, so kailangan mo na magpapa-change oil. So ganun din, ipipreset natin yan dito. Ilalagay natin siya sa 4,000, di ba? Yan, ilalagay natin sa 4,000 dyan para pag once na malapit na magpo 4,000, yung sinabi natin na oil change dito mga kagapang, yung tool kanina, is lalabas din yun. Lalabas din yun siya ulit para magpaalala sa atin na tayo ay mag-change oil na malapit na or change oil na tayo dahil naka 4,000 na tayo. So, yun. Yun ang mangyayari. Kasi pag hindi mo i-preset yung mga kapang, wala yun. So, hindi ka mamanduan nun kung kailan ka mag-change oil. Pero sa bagay, kasi nga, nasa umpisa pa tayo, so malalaman natin pag once na 4,000 na tayo, is change oil na tayo. Di ba? So yun. Yun dito sa coupon natin is mayroon tayo second, then ang third, and then fourth. Dito sa sika, sa third is 8,000 kilometer or 8 months. So dito naman sa fourth service nila, ito yung 12,000 or 12 months. So yun, yung apat na warranty services nila na inaano sa atin, sa ating alaga na si Alakdan. So, yan, ito yan si Alakdan. So, kachinsu lang. So, tara, umpisa natin yung dito naman sa pag pre-preset. So, tulad ng sinabi ko mga kagapang, naka-on na tayo. Yan. So, tara, preset na natin. So, ito yung mangyayari. So, ito yung adjust niya. So, pag nag press tayo dito na 2 to 3 seconds, dito naman magbiblink to, papalitan to ng odometer kung kailan tayo, kung anong kilometer isisit natin. So tara, press natin ng 2 to 3 seconds. So yan mga kam, nakita nyo. Yan. So ang next niya is 4,000. Pwede nyo tong babaan. Diba? Nagbiblink din yung oil change dito interval. So, pwede nyo itong babaan. Tulad ng sinabi ko kanina. So, ito yung select. Ito yung pababaan niya. Okay, balik natin. So, yan. Long press natin. Kasi bumalik siya. Excuse me. So, yan. So, pag i-adjust yung mga gapang, kung gusto nyo 3,000 lang. So, yan. 3,500. So, 3,000. So, ito yung silik ang pababa. So, yan, 2,000, 1,500 to 500. So, hanggang 500 lang yung mga agapang kasi 500 yung ano yun. So, pagpapataas na, mabalik tayo dito sa adjust. So, 1,000, 1,500, 500 yung bawat dagdag niyan mga agapang pag nagpinipindot. So, 2,500, 3,000, 3,500, so, 4,000. So, yun. So yun mga kapang, pagkatapos nyan, okay na yan. Pag once na
ma-raise niya na yung ganyan ka taas na kilometer or odometer, magpa-pop up na ulit yung itong oil change dito. O, di ba? So yun, naka-change sa wala na dito. So ganoon lang kasimple mga gapang, pag nag-re-reset tayo ng oil change dito, tanggalin natin. At kung mag-pre-preset tayo, long press lang tayo dito na nakapatay bago natin on so buksan yung susian engine. And then makikita dito, magpa-pop up siya, magbi-blink siya ng tatlong beses, and then wala, mawawala. So pag nag-pre-preset naman tayo mga gapang, ito naman 2 to 3 seconds long to. Tulad ng sinabi ko, pag i-long press natin 1 2 3, o 1. So yan, nabibling siya. So lalabas yung 4,000. So yun yung lalabas dun na dun pa lang to lalabas, tong oil change, pagka na-reach na natin yan. So yun mga gapang, doon lang kasimple. So hopefully may natutunan kayo. At bago kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan i-like and subscribe ang akin channel mga gapang, Alakdan JTV. At i-follow lang rin guys yung aking Facebook page. So ganun din pa rin yung kanyang pangalan, same sa aking YouTube channel, Alakdan JTV. So yun mga kapang, so hopefully mayroon kayo natutunan at nagustuhan yung aking video. Huwag nyo naman kalimutan i-like at i-share at subscribe na rin kung bago kayo sa aking channel. Thank you and God bless sa inyong lahat. So hopefully may natutunan kayo mga kapang. Thank you.